Joe and Lara Exclusives, where we talk about meaningful conversations. We have invited the candidates of Mrs. Philippines UAE 2023, and one of them is Mrs. Maricel C. Marundan. Hello po. Hello po. Yes, napakaganda naman ni Ma'am Maricel. Ma'am Maricel, you have 2 children, is that correct? Yeah. Wow, para namang batang-bata, dalagang-dalaga pa. Thank you. You are from Abu Dhabi, that's correct? Yeah, from Abu Dhabi. You are a manager of a cleaning company. Yeah, I manage for cleaning. How is that managing a company here in the UAE? Is it difficult or maning-mani lang sa'yo? Yeah, for me, for manage for the company, it's hard. Mm-mm. Especially your staff, like all Filipina. Mm-mm. Because they have a different character like this. Attitude. Yeah, attitude. Some staff, they may criticize. Because if they did mistake, like they're blaming with you. This is the issue. For them, but it's okay. I can handle everything. That's true. Yeah. So, you have 2 children. Kasama mo ba yung 2 anak mo? Hindi po. Nandoon lang sa Pilipinas. Ano yung masasabi mo para sa mga ina na iniiwan nila yung mga anak nila sa Pilipinas para magtrabaho? Bakit hindi kaya mga tatay na lang mag-abroad? Anong thoughts mo doon? Yeah, sa akin, mga advice ko as OFW, pati din ako, nag-sacrifice para sa mga future sa 2 kong anak, parang maganda naman din ang trabaho ng asawa ko doon, parang nagtutulungan na lang kami for the future. Mm-mm. Para kung in case, kung okay yung standing ko dito, so pumunta na lang sa dito at dito na lang kami, parang ganoon. So as a mother na malayo, dapat nandyan tayo palagi sa mga anak, may communication, hindi lang as in anak yung treat natin sa kanila, parang friendship na din. Mm-mm. At least mamonitor mo sila. Kaya yun ang ginawa ko. Naglagay ako ng CCTV para in case... Mabantayin mo sila. O, para in case, kailangan ko nag-check na lang ako ng sa CCTV. Correct. Parang ganun lang. Parang nandyan lang ako palagi sa kanila. Kaya sabi nila, Mami, parang nandito ka lang. Kahit na sa malayo ka. Ano yung advice mo naman sa mga bata? Kasi minsan ito yung hindi naiintindihan ng mga bata na kailangan umalis ng kanilang mga magulang para magtrabaho. Tapos... hindi nag-aaral ng mabuti. Tapos hindi sinusunod yung mga bili ng mga magulang. What would you like to tell to those children? So, sa mga bata na OFW lahat yung parents, sana makaintindi kayo kasi ang hirap talaga ng buhay as OFW. Kasi naranasan ko, ang hirap. Nag-start ka talaga from down until nagiging up. Kasi yun ang experience ko. Mm-mm. So, dapat mag-aaral kayo ng mabuti kasi yun ang namin. Yun, nagsisikap kami, nag-sacrifice kami lahat para sa future ninyo. Kaya isipin ninyo, kahit 1 sentimo, ang hirap hanapin dito sa abroad. Correct. Kaya yun. Kaya mag-aaral kayo ng mabuti. Dapat pahalagahan lahat ng bagay. Yes. Parang at the same time, dito sa UAE, matagal ka na dito, 4 years, four tama? Years. 4 years. Ang pagtatrabaho dito sa UAE, ano masasabi mo naman dun sa mga OFW na katulad ikaw, manager ka, yung iba, mababa yung position, ano man naman yung thoughts mo kapag ikaw ay nagsimula sa mababang position bilang OFW? Para sa akin, palang hard work lang. Mm-hmm. Huwag kang maingit kung ano yung nararating sa iba. Dapat kung mag-hard work ka lang. Kasi ako nag-start talaga as cleaner dito. Kasi ang hirap talaga makahanap ng trabaho. Yung nagtatapon ka ng basura ng ang laki. Oo. Tapos ang sakit ng dibdib mo na nag-ano ka ng basura. Tapos sa Philippines, may katulong ka. Oo. Tapos parang nagkatulong, sisigawan ako. Ganun lahat ng experience naranasan ko bago ako nakadating kung ano ang meron ko ngayon. Mm-mm. Kaya ang hirap talaga. Correct. Sacrifice lang, hard work. Tiis. Parang, tiis lang lahat. Correct. Kaya meron ako, kung ano ako ngayon, kung anong meron ako, pinaghirapan ko din yun. Correct. Nanggaling ka din doon sa nanggaling ako position. Doon. Kaya parang gina-encourage ko lahat, kung ano kayo ngayon, huwag kayong magwala ng pag-asa. Parang hard work. Kasi hindi mo alam kung ano yung mararating mo. Kasi sa akin, hindi ko din inaakala. Mm-mm. Kasi ang daming pwedeng sa posisyon ko. Pero parang God's plan
Parang ganon. Naniniwala ako dyan. Ms. Maricel, I would like to ask you, dahil tatlong crowns, this was the last question, tatlong crowns kasi mapapanalunan dito, bakit deserve mo na manalo ng isang corona sa Mrs. Philippines UAE 2023? Sa akin, kasi may self-confidence ako sa sarili ko. Parang kunin ko yung isang crown, parang gusto kong ipa-promote yung kung ano yung advocacy ko. Mm-hmm. Parang gusto kong i-promote. Kasi parang ano ako sa sarili ko. Parang ano ba yun? Yes. Parang, i-describe mo. Kasi ikaw, pag nanalo ka dun, magiging ambassador ka. Opo. Ipakikita, papadala ka sa ibang bansa. Ikaw ang magiging katawan. Ikaw ang magiging representative ng UAE para sa lahat ng Pilipina dun sa competition na yun. Sa tingin mo, bakit ikaw dapat ang ipadala dun? Kasi para sa akin, parang model ako sa kanila as a woman. As a mother na nasa malayo, parang model ka. Parang i-prove mo sa kanila na as a woman, a strong woman nga nasa malayo ka, parang i-prove mo sa kanila kung ano ang meron ka. Yes. Parang ganon. So, naku, maraming salamat po, Ms. Maricel. I hope and wish you all the best once you step on that stage. Make your family and the people that trust with in you proud. Okay po, congratulations. Salamat. Okay, nice po, to salamat. Meet you.